So yes guys, alam ko familiar na po sa ating lahat ang salitang arigato or thank you. Pero ano nga bang pagkakaiba ng arigato gozaimasu at arigato? Okay, we'll talk about that in this vlog. Hi guys! So ngayon, ang pag-uusapan po natin is kung ano ang difference ng arigato at arigato gozaimasu. So okay guys, ano nga ba ang pagkakaiba ng arigato at arigato gozaimasu? Ang arigato is ang casual way para sabihin ng thank you. And ang arigato gozaimasu, yung po ang pinaka-formal way para masabi mong arigato gozaimasu or thank you so much. Ang arigato, example, ang kaibigan mo, mag-thank you ka sa friend mo, pero pagkaibigan mo, di ba? Parang normal na sa atin na casual way mo sabi na salamat, thank you, ganyan. Sa Japanese, arigato, pero in a sweetest way, pagkakasabi mo, arigato ne, parang ganun. Parang magpapakit ka lang para sweet voice. While ang arigato gozaimasu, ginagamit po ito usually sa mga older sa atin or mga ate natin, kuya, ganyan. Pero ako, depende na rin sa atin. Pag sa parents din natin, sa mga titos natin, ganyan, siyempre hindi naman tayo masyadong formal sa kanila. So pwede rin natin gamitin ng salitang arigato. Pero ang arigato gozaimasu, pwede pong gamitin yan halimbawa sa mga hindi mo masyadong ka-close na ahead sa'yo. Pwede mo siyang pagamitin para in a nice way, para formal or sobrang nire-respect mo siya, ganun. Arigato gozaimasu. A few moments later. Eh ano nga naman ang pagkakaiba ng arigato gozaimasu at arigato gozaimashita? Okay, ang arigato gozaimasu is a present tense and ang arigato gozaimashita is ang past tense. Pero alam nyo guys, may kwento ko lang. Nung natatrabaho po ako sa store na pinatrabuhan ko, kung napanood nyo po ang vlog ko ng A Day in My Life sa work, alalaman nyo kung saan ako nag-work. Anyway, may kwento ko lang. Ang sabi po sa akin ng aming manager, kasi narinig niya ako na once na nagsabi ako sa customer, arigato gozaimashita. Okay naman daw gamitin yon. Pero ang suggestion niya sa akin, dahil bilang parang yung gratefulness mo na bumili siya ng product nyo is always present, dapat don't use arigato gozaimashita. Dahil hindi po past tense ang pagti-thank you. So dapat sabihin mo lang ng arigato gozaimasu. Para po yung maramdaman daw ng customer na yung pagiging way ng thank you mo sa kanya is laging presence and hindi po siya magiging past. So kaya kailangan arigato gozaimasu lang. Huwag mo daw gagamitin ng arigato gozaimashita pag mga siguro sa customer para magandang pakinggan. And ang Japanese, alam po nilang ibig sabihin, kaya parang iba yung dating sa kanila pag arigato gozaimasu at arigato gozaimashita ang ginamit mo. So ayun guys, I hope you enjoy this video at sana po meron na kayong natutunan kahit papaano, kahit medyo hirap-hirap akong i-explain kung ano po ang difference nila at kung paano ko may explain sa inyo para maintindihan nyo ang difference ng bawat isa. Pero in short, lahat naman sila is thank you lang ang ibig sabihin. Depende lang sa pagkakagamit at depende lang din kung paano mo siya i-deliver or sabihin. So, ayun. Thank you guys!